Marahang humahakbang si Rose palabas ng kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang sandalyas, saka iyon nilagay sa kanyang tote bag na dala. Pagkatapos, ay sinara niya rin ang marahan ng pinto. Ayaw niyang makagawa ng ingay, at baka magising ang mga taong naroon sa kanilang bahay. Lalong-lalo na ang kanyang mga magulang na mahigpit siyang pinababantayan sa mga bodyguards. Madilim ang buong kabahayan. Mabuti na lamang at may munting tumatagos na ilaw mula sa poste sa labas ng kanilang bahay. Kaya kahit papaano ay kita ni Rose ang kanyang pinupuntahan. Malapit na siya sa pinto nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nakita niya na tumatawag sa kanya si Mariel, ang kanyang best friend. Sinabihan niya kasi si Mariel na abangan siya sa likuran ng kanilang bahay kung saan may lagusan. Humingi siya rito ng tulong. Ayaw sana nito, subalit pinilit niya ang babae. At wala naman itong nagawa kundi ang pumayag. Nasaan ka na, Rose? Nandito na ako sa labas. Kanina pa ako naghihintay. Bulong na tanong ni Mariel sa kabilang linya. Palabas na ako ng bahay. Basta hintayin mo na lang ako dyan. Sagot naman niya, saka pinatay na ang tawag. Mabilis na binuksan ni Rose ang main door ng kanilang mansyon. Akma na sana siyang lalabas, nang biglang bumukas ang ilaw sa sala. Natigilan siya at saka napalingon sa kanyang likuran. Nakita niya ang kanyang daddy Russell at ang kanyang mommy Maurice na nakatayo habang nakatingin sa kanya ng mataman. "So, what are you trying to do, Rose? Are you escaping again, ha?" Seryosong tanong ng kanyang ama. At ramdam niya ang inis sa tono ng pananalita nito. Pumikit ng mariin si Rose dahil palpak na naman ang pagtakas niya. Ang masama pa ay hindi ang mga bodyguards niyang nakita sa kanya, kundi ang mga magulang niya. Paniguradong may kalalagyan siya pagkatapos ng pagsisermo ng mga ito. "At dinamay mo pa talaga ang kaibigan mo na si Mariel just to escape? Ano ba ang hindi mo maintindihan sa gusto namin ng daddy mo para sa iyo, Rose? This is for your own good. We are preparing you to be the next heiress of our company. Alin doon ang hindi mo maintindihan?" Halata na ang inis at gigil ng kanyang ina. Bumuntong hininga si Rose at saka napahilot sa kanyang sentido. "Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit niyo ako kinukulong at pinagbabawalan sa gusto kong gawin. I will give you what you want, but give me my freedom." "No. What if may mangyari sa'yo? Alam mo naman na maraming gustong maging next CEO ng kumpanya natin, Rose. They are ready to kill you just to get that position. Kaya sundin mo ang gusto namin. Dahil sa ginawa mong to, we will bring you to the casa in Paso de Blas." Seryosong saad ng kanyang daddy. Napatingin si Rose sa kanyang mga magulang. "I can't believe you two. Paano nyo nakakayang gawin sa akin to?" "No more drama, Rose. Now call Mariel and tell her that you will not go." Umiling-iling si Rose sa sinabi niyo ng kanyang ina. Durog na durog ang puso niya sa mga sandaling yun. Ang mga taong akala niya ay maiintindihan siya ay isa pala sa sisira ng pangarap niya. She doesn't want to be an heiress of their company. Mas gugustuhin na lamang niya maging isang florist because she loves flowers, especially the roses. Actually, obsessed nga siya sa mga roses. Pero pinagkait yun ng mga magulang niya sa kanya. Ayon sa mga ito, wala siyang patutunguhan sa ambisyon niya. Hindi raw siya mabubuhay ng pagkakaroon ng isang flower shop. This is why her heart is yearning for escaping. Gusto na niyang makalayo sa mundong pilit na pinapapasok siya. Kahit labag sa loob ni Rose, tinipa niya ang numero ni Mariel at tinawagan ang babae. "Hello, Rose, ano, tutuloy ka pa ba?"
salubong nito sa kabilang linya. Malungkot ang boses niya na nagwika. "No more, I'm sorry." "Yeah, alam ko na kung bakit. Good luck, girl." Hindi na nagsalita pa si Rose at pinatay niya na ang tawag. Hinarap niya ang kanyang mga magulang. "I will not go to the casa in Paso de Blas." "Wala ka na magagawa pa, Rose. Sundin mo na lang gusto namin. Nang sa ganun, hindi ka na rin mahirapan. Now go to your room and pack your things. Because tomorrow, you will go to casa and you will stay there for the whole month. Until you realize that we are right." Wala nang nagawa pa si Rose kundi ang pumanhik sa kanyang silid ng marinig ang sinabi ng kanyang ama. Pabalibag niyang sinara ang pinto na parabang lahat ng inis at galit niya ay doon niya ibinuhos. Agad siyang sumubsob sa kanyang unan at doon tahimik na umiyak. Sumigaw siya ng ilang ulit hanggang siya'y mapagod. Hindi naman naririnig ng kanyang mga magulang ang kanyang paghihirap dahil soundproof ang kanyang silid. Tumihaya siya sa kama at nakatitig sa kulay itim na kisame. Umiilaw roon ang neon paint na ginamit niya sa pagpipinta ng mga bulaklak. Kahit pansamantala, ay nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. "Soon, ipapakita ko kina Mama at Dad na mali sila. Magiging isa akong successful na florist." Kinayom niya ang kanyang kamay saka tinaas yun sa ere. Maya-maya ay natagpuan na lamang niya ang sarili na tahimik ulit na umiiyak. Hindi maunawaan ni Rose kung bakit hindi sa kanya binibigay ng mga magulang ang kalayaang gusto niya. Kung bakit sobrang higpit ng mga ito. Lubos niyang dinaramdam ang bagay na yon. Kahit pilit niya naman itong iniintindi. Nauunawaan niya na ang kaligtasan niya ang iniisip ng mga ito. At ayaw lang ng kanyang mga magulang na may mangyaring masama sa kanya. Pero para kay Rose, nasasakal siya sa bagay na yon. Hindi na makatarungan para sa kanya. Pakiramdam niya ay kinadinahan siya ng mga magulang niya sa paa. "How I wish someone would unchain me. Someone who would save me from this suffering." Bulong niya sa kawalan. Nakatulugan na ni Rose ang pag-iisip ng malalim. Kinabukasan, nagising siya sa malakas na katok na nanggagaling sa pinto. Bumangon siya at mabilis na binuksan yon. Sumalubong sa kanya ang kanilang katulong at agad na sinabi nito na mag-ayos na raw siya dahil aalis siya sa araw na yon. Pagkaalis ng katulong, isinara ni Rose ang pinto sa kasumandig doon. Akala niya, panaginip lamang ang nangyari kagabi. Yun pala ay padadala talaga siya sa Paso de Blas, kung saan naroon ang kanilang Casa Suarez. Malungkot na inayos ni Rose ang kanyang mga damit pagkatapos niyang maligo. Daladala niya ang kanyang isang maleta pababa ng kanyang silid. Pagkarating niya sa sala, pagkatapos bumaba ng hagdan, ay iniwan niya ang maleta sa mga bodyguards na nakatayo roon at mukhang nag-aabang sa kanya. Tumungo muna siya sa kusina para mag-almusal. Naabutan ni Rose ang kanyang Daddy Russell na sumisip-sip ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. At ang kanyang mami naman ay abala sa paglalagay ng niluto nitong omelette sa plato at ang pagsali ng gatas sa baso. "Umupo ka na muna, Rose, sa kumain. Pagkatapos, ihahatid ka ng mga bodyguard sa Paso de Blas, sa Casa Suarez. Please be good there at huwag kang gagawa ng iskandalo." Umagang umaga, yun agad ang bungad kay Rose. Nawala na tuloy siya ng ganang kumain ng almusal. Biglang umurong ang pagkalam ng kanyang sikmura at nabusog na siya sa bilin ng kanyang ina. Pero wala na rin siya magagawa sa sitwasyon niya. Pinilit niyang kumain ng umagang yun habang pinapakinggan at nilalabas niya sa tenga ang bilin ng kanyang mga magulang. Noong matapos na, ay hinatid siya ng mga ito sa labas ng kanilang mansyon. Naroon na sa labas ang kotse at may dalawang gwardiya na naghihintay sa kanya.
Kinuha ng mga ito ang kanyang maleta at inalalayan siya makapasok sa loob. Mag-iingat ka doon, Rose. Ang bili namin ng mommy mo. Behave yourself there so that we can guarantee your peace and happiness. Isang peking ngiti at tango ang ibinigay ni Rose sa kanyang dad at kanyang mom. Sinuot niya ang kanyang itim na sunglasses, saka isinara na ang pinto. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Rose ang panibugho ng kanyang damdamin. Tahimik siyang umiyak habang pinagmamasdan ng mga taong normal lamang ang pamumuhay. Napapatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung kailan niya mararanasan ang ganong mundo. Pagod na siya na maging masaya kunwari kahit ang totoo ay hindi naman. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na sila sa helipad. Nakaabang doon ang helicopter na magdadala sa kanya sa Paso de Blas. Napangisi siya at napailing dahil may bodyguards din doon naghihintay. Mukhang takot at takot talaga mga magulang kung natakasan ko kayo, ah. Tell me, magkano ang binayad nila sa inyo? Sarkastiko niyang tanong sa bodyguard na kumuha ng kanyang maleta. Pero nanatili lamang itong tahimik. Hindi nito pinansin ang tanong niya sa halipay. Inalalayan siya nitong maglakad patungong helicopter. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Rose na baka nga talagang malaki ang binayad ng kanyang mga magulang sa kanyang mga gwardya. Tingnan natin kung may magagawa kayo sa akin. Piping bulong niya nang tuluyan na makaupo sa loob ng helicopter. Halos isang oras at kalahati ang naging biyahe nila bago sila tuluyang nakarating sa malawak na lupain ng mga Suarez sa Paso de Blas. Tanaw na tanaw agad ni Rose ang kanilang malaking mansyon na nakatayo sa gitna ng lupain. Napangiti siya nang muling masilayan ang kanilang kasa. Ilang taon din siyang hindi nakapunta roon. 15 taon pa lang siya noon at ngayon ay 25 na siya, ngunit ganun pa rin kaganda ang lugar. Inalalayan siya ng isang bodyguard na makababa ng helicopter. Pagkakita ni Rose sa halos 15 bodyguards na nakahilera at mukhang sinasalubong siya, ay biglang nanghina ang kanyang tuhod. Kumuyo ang kanyang kamao at hindi niya inaasahan na ganito karami ang magbabantay sa kanya. Talagang seryoso ang kanyang ina at ama sa pagpapadala sa kanya roon. May 3 rin kasing katulong na babae na naroon at isang lalaking mukhang magsasaka. Binati siya ng mga ito ng tuluyan na siya makalapit. Maraming salamat sa pagsalubong niyo sa akin. Maaari na kayo bumalik sa mga trabaho niyo. Wika niya saka sinulya pa ng bodyguard na siyang may dala ng kanyang maleta. Samahan ko na po kayo sa silid niyo, ma'am. Anyaya na isang katulong na medyo nasa 40 na ang edad. Tumango siya at pinauna na itong maglakad. Sumunod naman siya rito. Natatandaan pa rin niya ang kabuuan ng bahay at kagandahan nito. Hindi siya makapaniwala na muli siyang nakabalik sa kasa. Pagkatapos na ihatid siya ng bodyguard at katulong sa kanyang silid ay nagpaiwan na siya. Isinara niya ang kanyang pinto saka nahiga sa kama. Pero maya-maya ay tumayo siya saka tumungo sa bintana. Binuksan niya ito at saka dumungaw roon. Kurot ang noon ni Rose na makita ang isang napakalaking bahay sa hindi kalayuan. Sa pagkakatanda niya, ang lupain sa kabila ay pagmamay-ari ng mga Martinez. Pero hindi niya inaasahan na may malaking mansyon na roong nakatirik. Napansin din ni Rose na may pader ding namamagitan sa lupain ng mga Suarez at Martinez. Napalabi siya. Halos 10 taon na rin kasi ang nakalipas, kaya marami nang nagbago sa lugar na yon. Ang problema ko ngayon, paano ako makakatakas ulit? Bulong ni Rose sa kawalan. Mas lalo siyang nawalan ng pag-asa na makita mga bodyguards na nakapalibot sa buong bakuran ng mansyon. Pero hindi ako susuko. Makakaalis ako rito. Makakalaya ako. Mabilis na sinara ni Rose ang bintana, saka siya bumalik sa pagkakahiga sa kama.
Hihintayin na lamang niya ang ilang araw at saka siya tatakas. At sisiguraduhin niyang hindi na siya mahuhuli. Magpaplano siya ng mabuti. Sa kabilang banda, nagtatawanan ng tatlong kalalakihan habang nakaupo sa mahabang sofa sa sala ng mansyon. Ang tatlo na ito ay sina Hendrick Martinez, Lawrence Martinez at Rico Montano. Magpinsan silang tatlo at kasalukuyang nasa bakasyon at pinangangalagaan ang kanilang lupain kung saan sila naroon sa mga sandaling yon. Tumayo si Rico sa kumuha ng alak sa cabinet at ng tatlong baso. Hindi ko akalain na may tao na rin doon sa kabilang lupain. Nakita niyo yung helicopter kanina? Mukhang mayaman din ang pamilya Suarez ha. Komento ni Lawrence habang nakatingin sa dalawang pinsan na si Hendrick at Rico. Oo nga, insan. May mga bodyguards pa. Mukhang binabantayan yung babaeng bumaba kanina. Ani Rico sabay, lapag ng alak at baso sa babasaging mesa. Napatingin sina Lawrence at Rico kay Hendrick nang mapansin na tahimik ito. Sa mga sandaling yun, hindi maalis si Hendrick ang mukha ng babaeng bumaba ng helicopter kanina. May dala kasi siyang telescope kanina, kaya nasilayan niya kahit malayo ang kagandahan ng babae. Naku, insan, sigurado ako. Nakita niya yung babae at mukhang tinamaan ng gago. Halakhak, nalita niya ni Rico. Maganda ba, insan? Mukha ka ng timang dyan ang umingiti. Anong balak mo? Punta natin? Kunwari na ikipagkapit bahay tayo o kaya wini-welcome natin siya. Sumiko pa si Lawrence kay Rico. Tumayo si Hendrick sa kainin ng mga alak na nasa baso. Hindi pa rin nawawala ang mukha ng babae sa kanyang isipan. Maya-maya ay napahiyaw siya ng malakas nang maalala niya kung sino yon. Rinig na rinig niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso habang inaalala ang nakaraan. Naalala ko na kung saan ko siya nakita. Puno ng katanungan ang mukha ng kanyang dalawang pinsan. Siya si Rose Suarez. Ang unik kaiha ng mga Suarez. Natatandaan niyo ba? Noong nagbakasyon din tayo dito 10 years ago. Tapos sinagip ko yung babae na muntik nang mahulog sa bangin. Tumango-tango naman ang dalawa. Walang iba dahil ang babaeng yun ay ang first love ko. At siya ay iisa. Pambihira talaga mga insan, sobrang ganda na niya. Mukha ko magkakaroon ng heart attack dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Dagdag pa ni Hendrick habang nakangiti. Nagkatinginan si Rico at Lawrence at napangiti sa sinabi ni Hendrick. Maya-maya ay nagkibit balikat at nilagok ang alak sa baso na kanilang hawak. Oy, saan ka pupunta insan? Tanong ni Rico kay Hendrick nang lumabas siya ng mansyon. Nilingon niya ang dalawa at kinintatan ng mga ito. Maya-maya ay naramdaman niyang sumunod sa kanyang dalawa. Insan, huwag mo munang gawin niyang binabalak mo. Pero misto lang bingi si Hendrick ng mga sandaling yun. Wala siyang ibang iniisip kundi si Rose. Ilang taon niyang hinanap at hinintay ang babae na bumalik ng Paso de Blas. Kaya ngayong naroon na si Rose, hindi niya na ito papakawalan pa. Maraming bodyguards na nakapaligid sa mansyon. Paano kung gulpihin tayo ng mga yan? Ani Rico matapos niyang tingnan ng teleskopyo ang sitwasyon sa kabilang lupain. Umakyat sila sa isang cottage na naroon sa kanilang lupain upang tingnan ang sitwasyon sa property ng mga Suarez. Kumunot ang noon Hendrick nang makita nga ang mga nakapalibot na gwardya. What do you think is happening there? Nasa panganib ba ang buhay ni Rose kaya maraming mga nakabantay sa labas? Nag-aalala niyang tanong sa dalawang pinsan. Inakbayan siya ni Lawrence. May naisip ako kung paano natin malalaman na nangyari sa Rose mo. Ano? Sumama kayo sa akin. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na lamang ni Hendrick ang sarili na nakasuot ng saya. Gusto niyang suntukin sa mukha si Lawrence dahil sa kabulastugan itong iniisip.
Nakasaya rin ang dalawa niyang pinsan at may kolorete pa ang muka. Saan mo natutunan to? Ginawa mo pa kaming bakla? Tanong at reklamo ni Rico kay Lawrence. Sa tingin na nito ay parang binabalatan na nito ng buhay si Lawrence. Napahalakhak ang isa sa kainakbayan ang dalawa niyang pinsan. Magpapanggap tayo naliligaw at tatanungin natin kung nasa loob ba si Rose. Pambihira naman, Lawrence. Pwede naman tayo magbihis ng panlalaki. Bakit sa dinami-rami pang naisip mo eh? Bakit bakla-baklaan pa? Inis na reklamo ni Rico. Napatawa si Lawrence pero si Hendrik ay seryoso at bumuntong hininga. Nauna siyang maglakad sa dalawa at iniwan ang mga ito. Nilakad niya ang daan patungo sa kabilang lupain. Kumatok siya sa napakalaking tarangkahan na ilang beses bago yun bumukas. Bumungad sa kanya ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim na uniforme. Anong kailangan niyo, ma'am? Tanong sa kanya na isang bodyguard. Napansin ni Hendrik na titig na titig ito sa kanya. Sa isip ni Hendrik ay pinapatay niya na si Lawrence. Nandito po pa nakatira si Rose Suarez. Tumawag po kasi siya sa amin na sunduin namin siya. Halos masuka si Hendrik nang ipitin niya ang sariling boses para magbukang babae siya. Naramdaman niya na nakatayo sa kanyang likuran si Lawrence at Rico na panay pakyut sa dalawang bodyguards. Pero matigas ang anyo ng mga ito habang nakatitig sa kanila. Pasensya na pero wala si Ma'am Rose Suarez dito. Makakaalis na kayo. Pero kasi tumawag siya sa amin. Pinapapunta niya kami dito. Maari ba namin siya makausap? Sinamahan pa ni Hendrik ng landi ang kanyang tono ng pananalita para mas makuha ang loob ng dalawang bodyguards. Pero wala pa rin yung epekto. Umalis na kayo kung ayaw niyong kasuhan namin kayo ng trespassing. Malakas na sinara ng dalawang bodyguards ang tarangkahan. Wala nang nagawa pa si Hendrik kundi ang bumalik na sa kanilang mansyon. Pagkarating sa sala, ay marahas niyang inihagis ang wig niyang suot. Rinig na rinig niya ang malakas na tawa nila Lawrence at Rico. Walang ya insan, ang galing mo maging bakla kanina. Talagang pinanindigan mo? Asar pa sa kanya ni Rico. Tumayo pa si Lawrence at inakbayan siya. Huwag ka mag-alala insan, hindi naman tayo kilala ng mga bodyguards na yun. Tinulak niya ito, saka siya umakyat sa itaas at tumungo siya ng kanyang silid. Rinig na rinig pa niya ang pahabol na pangaasar ng mga ito. Sinara niya ng malakas ang pinto, saka pinunit ang sayay niyang suot. Napahilamo siya sa kanyang muka habang iniisip ang sitwasyon ng dalaga. Hindi niya mapigilan ang maramdaman ng pag-aalala para sa babae. Kanina, nang makausap niya ang dalawang gwardiya na yon, ay may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may maling nangyayari. Sa tingin niya, pinaghihigpitan ng mga ito ang babae na huwag palabasin ng mansyon. Naalala niya na minsang sinabi sa kanya ni Rose noon 10 taon ang nakaraan na mahigpit ang mga magulang nito. Kaya tumakas lang daw ito sa mansyon para umikot sa buong lupain upang masilayan ang kagandahan ng paligid. Sigurado akong kinukulong na naman siya. Kailangan ko makaisip ng paraan kung paano ko siya matutulungan. Bumuntong hininga si Hendrik. Umiiling-iling siya saka makalipas ang ilang sandali, tumawa siya ng malakas. Noon lamang niya napagtanto ang ginawa niya kanina para lamang makita si Rose. Damn, Hendrik! Lahat talaga gagawin mo para kay Rose. Hindi siya makapaniwala na muli silang pinaglapit ng tadhana. Akala ni Hendrik ay hindi niya na makikita pang muli si Rose pagkatapos nila magkawalay noon. Akala niya ay ibang babae ang nakatadhana para sa kanya at isang parte na lamang ng alaala niya ang babae. Pero sa mga sandaling yon, gumawa ng paraan ang tadhana para muli silang magkatagpo. At sisiguraduhin ko, sa pagkakataon na to, hindi na siya muling mawawala pa sa akin.
Mariin niyang sambit sa kawalan. Sumapit ang kadiliman sa paligid at iyon ang hinihintay na pagkakataon ni Rose para tumakas. Nakahanda na ang lahat sa kanyang maliit na bag. Ang hinihintay na lamang niya ay ang mawala ang mga bantay sa likod ng mansyon. Pinatay ni Rose ang ilaw sa kanyang silid. Hinintay niya makatulog na ang katulong at ang bantay saka siya lumabas ng kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang sapatos. Saka siya dahan-dahang pumaba ng hagdan patungo sa kusina. Pinihit niya ang siradura ng pinto at binuksan yun hanggang makalabas siya. Tiningnan niya muna ang paligid sa likod ng mansyon bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Tumungo siya sa gate na maliit na bakal na kinakalawang na. Hinawi niya muna ang halaman na nakaharang doon sa kanya sinubukang buksan ang maliit na gate. Subalit kahit anong gawin niya, hindi niya mabuksan ang padlock. Sinubukan muling buksan yun ni Rose kunit hindi niya magawa. Tumayo siya sa kumuha ng bato. Hinampas niya yun sa padlock para masira. Ngunit nakalikayo ng malakas na ingay. Nabulabog ang mga bodyguard sa hindi kalayuan at nakita siya ng mga ito. Ma'am, may balak po ba kayong tumakas ulit? Tanong sa kanya ng isang gwardya nang makalapit ito sa kinaroroonan niya. Napabuntong hininga si Rose sa kapadabog na kinuha ang kanyang bag at bumalik sa loob ng bahay. Hindi na naman umubra ang plano niya. Bukas na bukas ay lilibutin niya ang buong paligid nang malaman niya kung saan ang pasikot-sikot. Nilingon ni Rose ang bodyguard na nakakita sa kanya. May kausap ito sa cellphone at sigurado siya na ang kanyang mga magulang ang tinatawagan nito. Pumanhik sa kanyang silid si Rose at malakas na inihagis ang kanyang bag sa ibabaw ng kama. Naiinis siya dahil kahit anong gawin niya, palaging bulilyaso. Kahit ilang beses na niyang pinagtangka ang tumakas ay palagi na lang siyang nahuhuli. Kainis! Ibinaon niya ang kanyang mukha sa unan at doon sumigaw ng ilang beses. Makaraan ng ilang sandali, narinig niya na tumunog ang kanyang cellphone. Nakita ni Rose na ang caller ang kanyang ama. Humugot muna ng malalim na hininga si Rose bago niya sinagot ang tawag. Agad niyang nailayo ang cellphone sa tenga nang marinig agad ang malakas na boses ng kanyang ama. Ano tong nabalitaan kong nagtangka ka namang tumakas? My God, Rose! Ano ba ang hindi mo maintindihan sa gusto namin mangyari sa'yo, ha? Just please follow us and stay at that mansion. Kung gusto mo maglibot sa buong Paso de Blas, sabihin mo sa bodyguards mo. Sasamahan ka nila. This is for your own good. Naintindihan mo? Ramdam ni Rose ang inis at prostrasyon sa boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Nanatiling tahimik si Rose at pilit na huwag pansinin na lang ang mga magulang. Rose, please, huwag nang matigas ang ulo. Ayaw ka lang namin mapahamak. Soon, you will have your freedom. Once na masigurado namin na ikaw ang magiging CEO ng ating kumpanya. Dagdag pa ng kanyang ina. Yeah, Mom and Dad, I'm sorry about earlier. Hindi na po mauulit. I have to go na po. Matutulog na ho ako. Hindi na niya hinintay pa na makasagot ang mga magulang at agad niyang tinapos ang tawag. Paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama, ay siya namang pagkawala ng kanyang luha. Bago siya tuluyang natulog, ay kinausap niya muna ang kaibigan na si Mariel. Nag-aalala ito sa kalagayan niya. Pasensya na girl, hindi man lang kita matulungan. Wala akong magawa eh. Hinging paumanhin nito. Ngumiti ng mapait si Rose at sinagot ang kaibigan. Ayos lang, Mar. Kahit ako, wala akong magawa sa mga magulang ko. Sa ngayon, maglaylo ka na muna, girl. Baka mas lalo magalit sina tita at tito sa'yo. At ano ang magawa nila? Tumango si Rose kahit na hindi siya nakikita ng kaibigan. Kaya nga, baka ano pa mangyari sa akin? Nag-usap muna silang dalawa ni Mariel ng ilang sandali bago sila nagpaalam sa isa't isa.
Maagang nagising si Hendrik at agad siyang tumungo sa kwadra ng mga kabayo. Tiningnan niya ang kanyang kulay itim na kabayo. Hey, May Ardos? Nandito na ang babaeng mahal ko. Gusto ko siyang puntahan at masilayan. Kaso, mahigpit ang mga bodyguards niya. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Napatawa si Hendrik nang lumika ng tunog ang kanyang kabayo. Hinawakan niya ito sa noo sa kaniyakap. Pagkatapos nun, kinuha niya si Ardos at inilabas ng kwadra. Naabutan ni Hendrik ang pinsan na si Rico na nakasakay sa kabayo nitong si Miller. Kulay puti naman ang kabayo ni Rico. Nanggaling pa sa Amerika ang lahi ng kabayo nito. Ang aga mo naman nagising, Insan. Sana man ang balak mong pumunta ngayon. Mas nauna ka pa sa mga manggagawa sa farm. Nilampasan niya si Rico at tumungo siya sa painuman ng tubig ng kabayo. Pinainom ni Hendrik si Ardos bago siya sumampas sa likod nito. Bibisita ako sa farm, Insan. Titignan ko kung marami bang bungang nakuha mga manggagawa natin doon. At nang malaman ko rin ang sitwasyon ng mga mangga at abokado. Sama na ako, Insan. Hindi pa gising si Lawrence. Hindi ko alam kung saan siya pumunta kagabi at anong oras na umuwi. Anyway, may plano ka ba pagkatapos bumisita sa farm? Napaisip ng malalim si Hendrik sa kanaalala niya si Rose. Hindi na naman niya maiwasang mag-alala para sa babae. Baka puntahan ko muna si Rose sa kabilang lupain. I wanted to make sure that she is okay. Hindi ka ba nagtataka, Insan? Bakit ang daming bodyguard sa mansyon? At ayaw palabasin ang first love mo? Sa tingin mo may nangyaring masama sa kanya? O baka naman may mga nakaaway ang mga Suarez? Nilingon ni Hendrik si Rico. Pinahinto niya si Ardos sa kahinarapang lalaki. Noon ay naisipan din niya ang naisip ng kanyang pinsan at biglang gumapang ang kaba sa kanyang dibdib para kay Rose. Yan ang gusto kong alamin, Rico. Lalo na at naalala ko maraming gustong makuha ang kumpanya ng mga Suarez. Baka pinauwi si Rose dito sa Paso de Blas para maiwasan ang gulo. Posible rin, Insan. Balibalita ko rin ay nangyayari nga ang ganyang bagay. Pero alam ko naman na hindi mo hahayaang mangyari yun. Ngumisi pa si Rico sa kanya bago nito pinatakbo si Miller papuntang farm sa likod ng kanilang mansyon. Napailing na lamang si Hendrik sa kanya pinatakbo si Ardos. Pagkatapos ng halos 2 oras na paglilibot sa farm, ay niyaya ni Hendrik si Rico na tumungo sa talampas kung saan matatanaw ang mansyon ng mga Suarez. Nang makarating sila roon, ay agad na kinuha ni Hendrik ang kanyang teleskopyo at pinagmasdan ang sitwasyon sa lupain nila Rose. Naroon pa rin ang mga bantay at tila sinisigurado ng mga ito na walang makakapasok sa loob ng lupain at maging ng mansyon. Mukha talagang may malaking problema na kinakaharap ang mga Suarez, Insan. Ano sa tingin mo? Untag ni Rico nang matapos din itong pagmasdan ng sitwasyon. I need to check it for confirmation. Kapag may problema nga, I'm willing to help them. That's so risky, Insan. Nakataya ang Martinez kung sakaling itutuloy mo ang balak mo. Hindi natin alam kung ilan ang gustong kumalaban sa mga Suarez. Aware naman ako sa ganyang bagay. Gusto ko lang tulungan si Rose. Pinal niyang sabi. Hindi naman kumontra si Rico at hinayaan na lamang siya. Saan ka pupunta, Insan? Tanong ni Rico nang mapansin itong ibang direksyon na pinatutunguhan ng kanyang kabayo. Come with me, Rico. Tawagan mo si Lawrence at papuntahin dito sa talampas. Titingnan ko ang sitwasyon sa loob ng lupain ng mga Suarez. Sandali! Hindi pwede yung binabalak mo. Paano kung mabaril ka dun? Pigil sa kanya ni Rico. I don't care, Rico. Just do what I said. Tawagan mo si Lawrence. Hindi na siya napigilan pa ng kanyang pinsan nang mabilis niyang mapatakbo si Ardos. Ilang sandali pa, pinahinto niya ang kabayo sa isang maliit na gate kung saan ang daanan papunta sa lupain ng mga Suarez. Tinali niya si Ardos sa isang puno roon at saka siya bumaba. Ang malaking pader na nasa kanyang harapan ang nagsisilbing dibisyon
sa lupain ng mga Martinez at ng mga Suarez. Mahigpit na pinagbabawal ng mga Suarez na tumuntong sila sa lupain ng mga ito noon paman. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit gano'n na lamang kahigpit ang pamilya ni Rose. Pero sa mga sandaling yun, handa siyang mamatay malaman lang kung anong nangyayari sa kanyang babaeng pinakamamahal. Narinig niya si Rico na pinahinto ang kabayo nito. Agad itong bumaba sa lupa, saka siya hinawakan sa braso at pinaharap. Kitang-kita ni Hendrik ang inis at pag-aalala para sa kanya. Sandali lang, insan. Pag-isipan mo muna kung anong gagawin mo. Papunta na rin dito si Lawrence. Gusto ko lang naman malaman kung ano nangyayari sa loob. Sambit niya. Napasabunot ito sa buhok. Silang tatlo ang namamahala sa hasyenda ng Martinez. At ang ilan nilang pinsan at mga kapatid ay nasa ibang bansa at syudad. Sila lang ang nagtiyagang mamahala ng hasyenda. Paminsan-minsan ay pumupunta sa Paso de Blas ang kanilang magulang at matatanda. Pero sa pagkakataong yun, sila palang tatlo ang nasa Paso de Blas. Kaya walang ibang maaasahan si Hendrik kundi ang mga pinsan niya. Kilala silang malakas at kinatatakutang pamilya sa Paso de Blas at maging sa ibang lugar. Isa rin kilala ang mga Suarez kaya noon paman, hindi na maganda ang samahan ng kanilang pamilya. Pero maniniwala pa rin si Hendrik na wala na ang ganoong tensyon na namamagitan sa pamilya nila ni Rose dahil ilang taon na rin na nakalipas. Dumapa si Hendrik saka sinilip ang kabilang lupain. Sumunod naman sa kanya si Rico. Tiningnan nila ang sitwasyon sa loob. Malayo pa ang mansyon sa kinaroroonan nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin si Lawrence at may dala itong baril. Gago, saan mo gagamitin yan? Gulantang natanong ni Rico. Nanlalaki pa ang mga mata nito. Pang self-defense lang to, mabuti nang handa kaysa matigok ka na lang dyan. Sagot naman ni Lawrence at tumabi ito sa pagkakadapa. Napailing na lamang si Hendrik at saka sumilip muli sa gate na kinakalawang na. Mabuti na lamang at may damong tumatakip sa kanila kaya hindi sila makita ng mga bantay. Ilang sandali pang lumipas at nakita ni Hendrik ang isang babae na may dalang maliit na bag. Si Rose! Kinuha ni Hendrik ang teleskopyo at pinagbasdan doon kung anong ginagawa ng babae. Tumatakas ba siya? Malalagot tayo kapag makita niya tayo. Biglang ulit na sambit ni Rico. Sa inis, tinapala ni Lawrence ng panyo ang bibig nito. Tumahimik ka dyan para kang bakla, pambihira. Sa kabilang banda, marahan ang hakbang na ginagawa ni Rose. Noong wala ng bantay sa kinaroroonan niya, ay mabilis siyang tumungo sa natanaw niyang maliit na gate. Malayo na ang nalakad niya at malayong malayo na siya mula sa mansyon at mga bodyguards. Hindi niya napigilan na mapangiti ng sawakasay. Sa tingin niya makakamtan niya na ang kalayaan na hinahangad. Nang makarating siya sa gate, ay agad niyang pinalipad sa mataas na pader ang kableng kanyang ginawa kaninang umaga. Nang masiguro niyang bumaon sa kabilang pader, ang karet na nilagay niya sa dulo ng lubid, ay nagsimula na siyang umakyat, dala ang kanyang maliit na bag. Sinampa niya ang paa sa kabilang pader. Pumwesto na siya at tumalo nang bigla na lang siyang ma-out of balance. Nanlaki ang mga mata ni Rose dalo pa na makita niya ang tatlong lalaki na nakadapa sa lupa. Naramdaman na lamang ni Rose ang mga matigas na likod ng tatlong lalaki. Rinig niya pa ang daing ng mga ito, kaya mabilis siyang umalis sa pagkakapatong sa mga ito at tumayo. Naku, pasensya na kayo. Hindi ko alam na nandyan pala kayo. Paghingi niya ng paumanhin. Nang iangat niyang paningin, sumalubong sa kanyang naggagwapuhang lalaki na nakatingin sa kanya. Natigil ang kanyang mata sa isang lalaki na pamilyar sa kanya ang muka. Okay lang yun, miss. Anang isang lalaki na nakasuot ng itim na polo at hapit na pantalon. Kayo mangge ang balat nito. Medyo may pagkakulot ang buhok. Kung titignan ay kamukha ito ni Dieter Ocampo. Ako nga pala si Rico.
pagpapakilala pa nito. Ako rin pala si Lawrence. Pagpapakilala naman ng isang lalaki na nakasuot ng dilaw na damit na may bahid ng lupa. Maputi naman ang kulay ng balat nito at mas matangkad dito sa tatlo. May kagwapuhan din itong taglay na maikukumpara kay Patrick Garcia. Narinig niyang tumikim ang isa na siyang, sa datingan at kagwapuhan, maikukumpara niya ito kay Jericho Rosales. Matangos ang ilong, kulot ang buhok, tanda ang kulay, manipis ang mapulang labi, at may nakakaakit na mga mata. Kunot ang noon ni Rose nang makilala niya ito. At kung hindi siya nagkakamali, Hendrick? Hendrick, ikaw nga! Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Hendrick na makilala siya nito. Tumango ang lalaki, saka lumapit ito sa kanya. Kumusta ka na, Rose? Masaya ako na tito ka na ulit. Naku, mamaya na lang tayo mag-usap. Tulungan niyo ako hindi makita ng mga bodyguards ko. Bakit? Ano ba nangyari? Tanong ni Hendrick sa kanya. Mamaya ako na ipapaliwanag, please tulungan niyo na ako. Walang sabi-sabi na sumampa ang tatlo sa kabayong naroroon. Noon lamang napansin ni Rose na may kabayo palang dala ang tatlo. Hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Nahihiya niyang pag-amin habang nakangiwi. Narinig niyang bahagyang tumawa si Hendrick sa sinabi niyang yun. Bumaba ang lalaki at tumungo ito sa kanyang likuran. Napasinghap na lamang si Rose nang maramdaman niya ang dalawang kamay ni Hendrick sa kanyang bewang. Para siyang magaan na bagay ng isang pasyon ito sa likuran ng kabayo. Pagkatapos nun, sumampa na rin ito at hinila ang lubid sa kabayo. Humawa ka ng mabuti, Rose. Mabilis tumakbo si Ardos. Napatingin si Rose kay Hendrick nang marinig niya ang sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Palihim siyang umiti at unti-unting ipinalupot ang kanyang kamay sa bewang ng lalaki. Humilig siya sa dibdib nito at rinig niya ang tibok ng puso ni Hendrick. Hindi niya akalain na makikita niya ang dati niyang crush na si Hendrick at kayakap niya pa ito sa bewang dahil alam niyang noon pa man, may pagtingin na siya sa binata. Pinangarap niya na maging asawa ito kapag magtatagpo silang muli. At sa mga sandaling yun na nagkita silang muli ng lalaki, handa siyang siguraduhin na si Hendrick ang kanyang mapapangasawa. Wala pa mang ginagawa si Hendrick pero kinikilig na siya. Lalo na at para sa kanya, isang romantic scene ang sitwasyon nila ng lalaki. Bumagal ang takbo ng kabayo ni Hendrick nang makarating sila sa kwadra. Bumaba ang lalaki ng kabayo at walang pagdadalawang isip na hinawakan ito ang kanyang bewang. Napatingin si Rose sa gwapong mukha ni Hendrick. Sobrang lapit na mukha nila. Ilang dangkal na lamang at mahahalikan na niya ito. Parang bumagal ang oras sa kanilang dalawa. Wala silang ibang makita kundi ang isa't isa. Naramdaman na lamang ni Rose ang pagtuntong ng mga paa sa lupa. Nabitawan na ni Hendrick ang kanyang bewang, subalit pakiramdam niya ay nag-iwan ng bakas ang malaking kamay nito roon. Tumikim siya at hinintay ang tatlo na ibalik sa kwadra ang mga kabayo. Natagpuan na lamang ni Rose ang sarili na nakaupo sa sofa habang nagkukwento ang tatlong lalaki sa kanya at maging siya sa mga ito. Nang matapos ay binigyan siya ni Hendrick na makakain. Naalala niya na sina Lawrence at Rico, ang mga pinsan ni Hendrick. Ano na ang plano mo ngayon, Rose? Tanong sa kanya ni Lawrence habang nakaupo ito sa sofa. Hindi ko rin alam. Hihingi na lang ako ng tulong sa kaibigan ko na magpasundo rito. Hindi ba delikado rin yun? Paano kung makinala ang mga magulang mo? Sigurado kapag nalaman nila na nawawala ka sa mga oras na to. Siya ang una nilang tatanungin. Wika naman ni Rico. Napatango si Rose at napahilamos sa kanyang muka. May punto ang dalawang lalaki. At sa mga sandali na yon, hindi niya na alam kung anong gagawin.
Dito ka na lang muna sa mansyon. Sigurado na hindi maghihinala mga magulang mo na nandito ka. Napatingin siya sa lalaki ng puno ng pagtataka. Eh, hindi kaya mas magiging mahirap yon? Paano kung kalabanin kayo ng mga magulang ko? Lalo pa at narinig ko na mainit sa isa't isa ang mga Suarez at Martinez. Saka na lang natin iisipin kung ano mangyayari, Rose. Sa ngayon, nandito ka at ligtas. Magagawa mo kung anong gusto mo. Huwag kang mag-alala at akong bahala. Determinadong saad ni Hendrik. Tumikim sina Lawrence at Rico saka nagkatinginan sa isa't isa. Hindi na itago ang lihim ng ngiti sa kanilang mga labi. Wala na ring nagawa si Rose kundi ang pumayag sa plano ni Hendrik. Isa pa ay pabor sa kanyang nangyayari. Pero hindi niya rin maiwasan na mag-alala para sa kanyang mga magulang. Pero naisip niya ang sinabi ni Hendrik na sa kanya na lang isipin yon. Sa mga susunod na araw na lang. Pagkaalis ni Rico at Lawrence, ay inilibot siya ni Hendrik sa buong mansyon. Hindi may pagkakailan ni Rose sa kagandahan ng mansyon ng mga Suarez. Pero, mas maganda rin ang mansyon ng mga Martinez. Habang naglilibot sila sa buong mansyon, ay hindi nila maiwasan ni Hendrik na balikan ang mga sandali nila ng mga bata pa sila. Napangiti si Rose dahil hindi pa rin niya makalimutan ang pinagsamahan nila. Pagkatapos nila sa paglilibot sa buong bakuran ng mansyon, ay itinuro naman sa kanya ng lalaki ang kanyang magiging silid. Maraming salamat talaga, Hendrik. Kahit na alam mo na magagalit ang mga magulang ko, hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Tatanawin ko itong utang na loob. Sambit niya na ikinangiti naman ng lalaki. Lumapit sa kanya si Hendrik sa kahinawakan ng kanyang kamay. It doesn't matter, Rose. Ang mahalaga ay malaya ka at masaya. Yan naman ang gusto ko na mangyari sa'yo. Ilang taon kitang hinintay na bumalik dito. Kaya, pabor din sa'kin to. Kunot ang noon ni Rose nang marinig ang sinabi ni Hendrik. Magsasalita na sana siya nang biglang magsalita muli ang lalaki. Alam ko na madali ang oras at hindi ulit ako makakapayag na mawalay ka muli sa'kin, Rose. Alam ko na mabilis ang pangyayari pero wala na akong sasayangin na pagkakataon. Ngayong nandito ka na, hawak ko ang mga kamay mo at nakikita ko ang kagandahan mo. Nais kong sabihin sa'yo na tinatangi kita noon pa man. Mahal na kita, Rose. Natigilan si Rose sa narinig mula kay Hendrik. Tiningnan niya ang lalaki sa mga mata nito at kitang-kita niyang pangungulila, pagmamahal at kasiyahan doon. Humigpit ang hawak ni Hendrik sa kanyang mga kamay. I know that you are shocked. Kaya rerespetuhin ko kung ano magiging desisyon mo. Hindi kita minamadali. Bibigyan kita ng oras na makapag-isip. Maghihintay ako sa mga magiging sagot mo, Rose. Tumango si Rose at parang wala pa siya sa sarili ng mga sandaling yon. Ayaw din naman niya madaliin ang lahat para sa kanila ni Hendrik. Lalo na at noon lang sila ulit nagkita. Nagpaalam si Hendrik sa kanya at pinapahinga siya nito. Pagkaalis ng lalaki, ay agad na sinara ni Rose ang pinto ng kanyang silid at napasandig dito. Kailangan mo munang masiguro ang lahat. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Oo, inaamin ko na crush ko siya noon. Pero hindi ko alam kung malalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Umiling si Rose saka naglakad patungo sa kama at nahiga roon. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang malakas na kabog noon. Pagkababa ni Hendrik ay agad siyang napangiti. Hindi niya mapigilan ang sarili maging masaya lalo na at nasa mansyon nila si Rose. Paupo na sana siya sa sofa nang biglang lumapit sa kanya ang isang kasambahay. Sinabi nito na may kalalakihan daw na nasa gate at nagpupumilit na pumasok sa kanilang lupain. Bantayan niyo muna si Rose. Pupuntahan ko lang mga kalalakihan na to. Bilin niya bago tumayo at tumungo sa kwadra. Sinakay niya si Ardos papunta sa gate ng kanilang hasyenda.
Binuksan ng dalawang gwardiya ang malaking tarangkahan at sumalubong kay Hendrick ang limang lalaking nakasuot na itim na uniforme. Mga gwardiya ni Rose. Ano itong nabalitaan ko na nagpupumilit daw kayong pumasok sa teritoryo namin? Tanong niya sa mga ito. Habang hindi bumababa mula kay Ardos. Maganda umaga ho, Mr. Martinez. Humihingi po sana kami ng permiso na siguri ng buong hasyenda niyo dahil nawawala ang aming amo. Si Miss Rose Suarez? Baka nandito siya. Tumakbo dito nang tumakas siya. Sana patulungan niyo kaming hanapin siya. Sumbong ng isang lalaki na siyang naunguna sa paghahanap kay Rose. Imposibleng makakapasok ang amo niyo sa lupain namin. Mataas ang pader na nakapalibot sa buong lupain at mahigpit ang seguridad namin sa buong lupain ng Martinez. Kaya imposible ang sinasabi niyo. Malis na kayo, ako nang bahala sa pagtingin sa buong lupain namin. Babalitaan ko kayo pag nakita namin ang amo niyo. Tumango ang mga bodyguards sa kanya. Pagkatapos ay umalis na rin ang mga ito. Pagkasara ng tarangkahan, sinabihan ni Hendrick ang dalawang gwardiya na magpadala pa ng ibang tauhan para bantayan ang buong hasyenda. At walang maaaring makaalam na naroon si Rose sa kanila. Lumipas ang mga araw at naging malapit sila sa isa't isa. Ang mga araw na yun ay naging linggo hanggang sa maging buwan. At nakikita ni Rose at napatunayan sa kanyang sarili na seryoso nga si Hendrick sa pagmamahal nito sa kanya. Palagi siyang pinagluluto ni Hendrick umaga hanggang gabi. Inaalalayan siya nito sa tuwing bababa siya ng hagdan o kaya kapag maglilibot sila ng buong hasyenda. Araw-araw din siya nitong binibigyan ng bulaklak na siyang ikinasasaya ng puso niya. Isang umaga ay naabutan ni Rose si Hendrick na nagkakape sa kusina. Tumayo ang lalaki at agad siya nitong pinaghila ng upuan. Ang aga mo yata ngayong araw, Drake. Puna niya sa lalaki. Tumawa si Hendrick at bumalik ito sa pagkakaupo na makaupo na siya. Pwede ko bang mahiram si Ardos? Isang buwan na rin ako sa lupain niyo pero hindi pa ako nakakapunta sa talampas. Actually, balak din sana kitang dalhin doon, Rose. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Rose sa pagkarinig sa sinabi ni Hendrick. Talaga? Pati mo agad sinabi? Why? It's a surprise, mi amor. Mi amor? That means my love. Napangiti si Rose at tinampal niya sa balikat ang lalaki. Hindi siya nahihiya na ipakita kay Hendrick na kinikilig siya sa bawat banat nito at sa mga simpleng ginagawa nito para sa kanya. Naging vocal siya sa kung ano ang nararamdaman niya. Pero hindi pa rin niya inaamin dito na mahal niya ang binata. Kaya kapag mamaya na nasa talampas na silang dalawa ni Hendrick, saka siya aamin ang tunay na nararamdaman niya para sa binata. Inalalayan siya nito na makasampas sa likuran ni Ardos at sumunod naman ang lalaki sa kanya. Naalala ni Rose ang unang araw na tumakas siya at noong unang beses na sumampa rin siya sa kabayo ni Hendrick. Naramdaman ni Rose ang matigas na dibdib ni Hendrick na dumidikit sa kanyang likuran. At sa bawat pagdikit sa kanyang likuran ay napapasinghap siya. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hininga sa sobrang lapit nila ng lalaki. Naramdaman din niya ang init na gumagapang sa buong katawan. Tuluyan na nga siyang nahulog dito. Agad na panganga si Rose ng masilayan ng talampas. Kitang-kita niya ang kabuuan ng Paso de Blas sa kinaroroonan nilang dalawa ni Hendrick. Nanatili siyang nakasakay kay Ardos at pinagsawa ang mga mata sa tanawin. This is what I wanted you to see, Rose. Kay ganda ng Paso de Blas, kasing ganda mo. Napalingon si Rose kay Hendrick at pinagsisihan niya ang paglingon na yun. Dahil doon, naging magkalapit ang kanilang muka. Ramdam niya ang mainit at mabangong hininga ni Hendrick na dumadampi sa kanyang pisngi. Napapikit si Rose para amuyin ang hininga nito na nakakadala. Pero hindi niya inaasahan ang paghawak ng lalaki sa kanyang pisngi. Iminulat ni Rose ang kanyang mga mata at kitang-kita niya ang unti-unting paglapit na mukha ni Hendrick. Napatingin si Rose sa mga mata ng lalaki. Parang may kung anong enerhiya ang humuhugot sa kanya.
bumilis ang tibok ng kanyang puso. At sa hindi malamang dahilan, siya na mismo ang humalik kay Hendrik. Di naman niya ang lambot ng labi ni Hendrik at ganun din ito sa kanya. Isang perpektong araw at lugar para sa kanilang dalawa, kung saan walang makakasira sa kanilang dalawang pusong nagmamahalan. Matapos ang mainit na halik, ay pinagdikit ni Hendrik ang kanyang noo kay Rose. Mahal na mahal kita, Rose. Handa kitang protektahan at ipaglaban sa mga magulang mo. Mahal na mahal din kita, Drake. Ipaglalaban din kita. Kapwa sila napangiti sa isa't isa at sabay na hinarap ang araw na papasikat sa silangan ng talampas. Lumipas sa mga araw, niyaya ni Hendrik si Rose sa isang dinner date. Kasalukuyang nasa silid si Rose at sinusukat ang kanyang damit na binili sa kanya ni Hendrik. Isa yung puff sleeve fitted dress na kulay berde. Hapit na hapit yun kaya ang kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan. Tapos na siya sa lahat ng pag-aayos. Hinihintay na lamang niya si Hendrik na sunduin siya sa kanyang silid. Maya-maya ay narinig niya ang katok. Mabilis niya itong binuksan at agad na sumulubong sa kanya si Hendrik na nakasuot na isang polo shirt na berde at black pants. Sobrang gwapo nito at hindi niya maiwasang mahulog ng sobra. Shall we, mi amor? Napangiti si Rose at ikinawit ang kanyang kamay sa braso nito. Oo naman, my love. Inalalayan siya ni Hendrik na pumasok sa mastang nito na kulay gray. Pagkapasok ng lalaki sa loob ng mastang, ay agad itong pinasibad ang sasakyan. Dumaan sila sa malawak na hasyenda bago sila lumabas ng malaki at mataas na tarangkahan. Lumabas sila sa lupain ng mga Martinez at tumungo sila sa bayan ng Paso de Blas. Inihinto ni Hendrik ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling restaurant. Inalalayan siya dito papasok at agad na tumungo sa VIP area. Thank you, my love. Hindi mo ako binibigo. Palagi mo na lang ako pinapakilig. Nakangiting wika ni Rose kay Hendrik habang hinihintay nila ang pagkain na isiserve sa kanilang mesa. Hinawakan ni Hendrik ang kanyang kamay at hinalikan yun. Agad namang nag-init ang pisngi ni Rose dahil sa ginawa ng lalaki. Gusto kong makita mo at gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano ako kasigurado sa nararamdaman ko. Kahit na tayo na, hindi mawawala ang ganito, Rose. Hindi ka ba napapagod o kaya nagsasawa? Of course not. Why would I? Mahal kita. At lahat ng ginagawa ko ay walang katumbas na kung ano, Rose. Hindi ka nakakapagod. At hindi ka nakakasawang mahalin. Suminghot si Rose matapos marinig ang sinabi ni Hendrik. Agad namang tumayo ang lalaki at dinaluhan siya agad nito. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May masama ba akong sinabi? Hindi mo ba gusto rito? Umiling si Rose at tiningnan ang mga mata ni Hendrik. Hinawakan niya ang pisngin nito. Wala. Tears of joy lang yan, my love. Masaya lang ako sa ginagawa mo at sinasabi sa akin. Isa pa, nalulungkot ako dahil wala man lang ako nagawa sa'yo. Shh! Hindi naman ako naghihintay ng kapalit, Rose. Ang pagmamahal ko at ikaw na nandito sa tabi ko, sapat na. Chill ka lang, okay? Ako nang bahala. Sagot na kita sa lahat. Kumindat pa sa kanya si Hendrik na ikinangiti ni Rose. Ikaw talaga? Wala kang ibang alam kundi pakiligin ako. O bakit? Masama? Dapat lang, no? Para maramdaman mo kung gaano kita tinitreasure. Ang corny mo. Natatawang saad ni Rose. Umiling-iling lamang si Hendrik. Pagkatapos, kumain na silang dalawa nang dumating ang pagkain. Pagkatapos nila sa restaurant ay dinala naman siya ni Hendrik sa malaking plaza sa Paso de Blas. Tumungo sila sa isang maliit na tulay na nasa gitna ng isang ilog. Tumigil sila doong dalawa. Hinubad ni Hendrik ang jacket na suot kanina at isinuot yun kay Rose. Tumingala sila sa langit na puno ng bituin. Tignan mo ang kalangitan, mi amor. Napakaganda. Singganda mo. Hinila siya ni Hendrik sa kanyang bewang na siyang ikinasinghap niya.
Pero kalaunan ay napangiti si Rose at inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Ilang beses na tayo nagdi-date pero hindi ka nakakasawa. Puno ka ng sorpresa. Puro bago. Kasi mahal kita, Rose. Palagi kitang tinatangi at sinasamba. Kaya deserve mo ang kagandahan sa mundo. Ipinalupot ni Rose ang kanyang dalawang kamay sa bewang nito at niyakap ng mahigpit si Hendrik. Salamat, my love. Hindi mo alam kung gano'n mo ako pinapasaya palagi. Makaraan na ilang sandali, bigla na lamang sumabog ang fireworks sa kalangitan. Kitang-kita ang disenyo na roses na wari bang namumulaklak ang kalangitan ng mga rosas. Napatingala si Rose kay Hendrik at kumindat ito sa kanya. It's my surprise, mi amor. Sana nagustuhan mo. It shows sincerity of my love for you. Hinarap siya ni Hendrik at hinawakan sa kanyang kamay. May kinuha ito sa bulsa. Naluluha si Rose na makita ang maliit na kahon ng singsing. Binuksan niya ni Hendrik at kinuha ang isang singsing na mukhang mamahalin. Isinuot nito yun sa kanyang daliri. It's a promise ring, mi amor. Pangako ko sa'yo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Saksi ang singsing na ito, natutuparin ko ang lahat ng pinangako ko sa'yo. Hindi napigilan ni Rose ang mapaluha. Sa sobrang saya, bigla niyang niyakap si Hendrik. Akala ko magpo-propose ka na sa akin. Hindi pala. Gusto mo ba? Oo naman, pero sa tamang panahon. Siyempre kailangan mo nating paghandaan ng bagay na yan. Pero thank you, my love. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa araw na to. Hinarap siya ni Hendrik at hinalikan sa noo. I am happy to, mi amor. Basta kasama kita buo na ang araw ko. Isang mabilis na halik sa mga labi ang iginawad ni Hendrik sa kanya. Habang sunod-sunod ang pagsabog ng fireworks sa kalangitan. Inalalayan ni Hendrik si Rose na makababa ng kotse. Pero natigilan silang dalawa nang makita nila ang dalawang tao na nakatayo sa bakuran ng mansyon. Nandoon si Rico at Lawrence at ang ilang mga kalalakihan na nakauniforme ng itim. Nakilala niya ang mga magulang ni Rose. Ma'am? Dad? Nandito ka lang pala, Rose. Pinag-alala mo kami ng daddy mo. Alam mo ba na hindi kami tumigil sa paghahanap sa'yo? Akala namin kung ano nang nangyari sa... Bigla niyang hinila si Rose at pinapwesto sa kanyang likuran. I am sorry, Mr. and Mrs. Suarez. Dinala ko si Rose sa property namin. Wala siyang kasalanan dito. Ako ang nagsabi sa kanya na dito siya magtago. At ano sa tingin mo ang ginawa mo, Mr. Hendrik Martinez? Bakit? Ano bang intensyon mo sa anak namin? Galit na tanong ni Russell. I love your daughter and I am marrying her. Bibigyan ko siya ng kalayaan. Ang kalayaan na kanyang hinahangad. Matapang na sagot ni Hendrik sa mga magulang ni Rose. Naramdaman niya ang paghawak ni Rose sa kanyang mga kamay. Alam mo ba ang pinagsasabi mo, Hendrik? May hindi pagkakaunawaan mo ang pamilya mo at ni Rose. Bukod pa ron, nanganib ang kumpanya namin. At may gustong patayin si Rose kaya pinoprotektahan lang namin siya. Labas ka na rito. Saad naman ang ina ng dalaga. Tumango si Hendrik. Alam niya na yun ang sasabihin ng mga magulang ni Rose. Kaya nakahanda siya sa bagay na yun. About your company? Don't worry, I have already settled it. Hindi na nanganganib ang kumpanya niyo. At tungkol sa mga kalaban niyo na nagtatangka sa buhay ni Rose, nakausap ko na sila. At sa alita ng pamilya Martinez at Suarez, that will not a problem anymore. Nakausap ko na mga Martinez and they are willing to collaborate with the Suarez. Ginawa niya ang lahat ng yun ng palihim sa tulong nila Rico at Lawrence. Hindi niya pinaalam ang lahat kay Rose dahil alam niya mag-aalala ito. Ngayong maayos na ang lahat, wala nang hadlang sa pagmamahala nila. At pakakasalan niya si Rose. Hindi niya napakakawalan pa ang babae. Ipinaliwanag lahat ni Hendrik ang nangyari at nakiusap siya sa mga magulang ni Rose na bigyan sila ng basbas sa relasyon.
Nang masiguro na maayos na ang tensyon sa magpamilyang Martinez at Suarez, ay napapayag ni Hendrick ang mga magulang ni Rose. Lalo pa, at nang masiguro din na maayos na ang kumpanya ng mga ito at nadakip na ang gustong pumatay kay Rose. Anak, pasensya ka na sa amin ng daddy mo. Ginawa rin namin ang lahat para sa'yo. Isa pa, kampante na rin kami dahil si Hendrick ang nobyo mo. Martinez family is a powerful family in Paso de Blas. At kinatatakutan din sila ng mga negosyante sa ibang lugar. You are in a safe hand, my dear. Napangiti si Rose nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Pasensya na rin po, mom and dad, sa mga ginawa ko at hindi pagsunod sa inyo. Pasensya na po kung naging matigas ang ulo ko. Pero sa kabila po ng lahat, mahal na mahal ko kayo. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpasalamat din ng kanyang mga magulang kay Hendrick. Nagkaroon ng masayang hapunan sa malaking mansyon ng pamilya Martinez. Makalipas ng 2 taon, nanatiling masaya ang relasyon ni Rose at Hendrick. Nagkaroon ng sariling flower shop si Rose na siyang pangarap niya noon pa man. Marami na rin ang mga branches ito sa buong bansa at maging sa Paso de Blas. Naninirahan na rin si Rose sa kanilang lupain at siya nang namamahala ng kanilang kumpanya. At ang kanyang mga magulang ay nagpapahinga sa Maynila. Abala siya sa araw na yun sa pagdidisenyo ng bouquet nang makatanggap siya ng tawag mula kay Hendrick. Ba't ka napatawag, love? Anong oras ka matatapos sa shop mo, mi amor? Napatingin si Rose sa orasan at pasado 2:00 na ng hapon. Mga 5:30, my love. Why? Sige, hintayin mo ako dyan. Susunduin kita. Let's have a dinner date. Napangiti si Rose sa sinabi niyo ni Hendrick. Hindi talaga ito nakakalimot at palagi siyang niyayaya ng date. Kung minsan, binibigyan pa siya nito ng bulaklak at mga regalo tuwing okasyon. Masasabi niyang napakaswerte niya kay Hendrick. Sige, hintayin kita dito, ah. Alright, mi amor. Love you. Love you too. Pagkatapos ng tawag, ay naging magaan ang pakiramdam ni Rose. Hindi na siya bad mood at stress. Pagsapit ng 5:30 ng hapon, nagsara na ang kanyang flower shop. Nag-retouch siya ng makeup bago siya tumungo sa lobby para doon hintayin si Hendrick. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating na ang lalaki. You are so beautiful, mi amor. Yun agad ang naging bungad sa kanya ni Hendrick pagkarating nito. Tumayo siya at niyakap ito. Hinalikan naman siya ni Hendrick sa kanyang labi at noo. Pagod ka? Kailangan ko yata ng yakap, Sul. Napatawa ito at niyakap siya ng mahigpit. Nagtagal ang yakap nila ng ilang minuto bago siya kumalas. Ako, kailangan ko ng kiss. Lambing na saad ng binata. Natampal niya ng marahan si Hendrick sa dibdib. Pero hindi napigilan ni Rose sa mapangiti ng malapad. Para siyang isang teenager na kinikilig. My love, para kang sira. Why? I need a kiss. Pagod din ako. Napalabi pa si Hendrick na animo isang bata na nanghihingi ng candy. Walang sabi-sabi na hinila siya ni Rose at hinalikan sa labi. Ipinulupot naman ng lalaki ang kanyang kamay sa bewang at mas lalong diniinan ang halikan nilang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, kapwa sila humahabol ng hininga. Inalalayan siya ni Hendrick palabas ng shop. Isinara muna yun ni Rose bago sila tumungo sa kotse ng binata. Halos kalahating oras ang tinagal nila sa biyahe. Kinamusta siya ni Hendrick sa buong araw na nangyari at ganun din siya rito. Nang matanaw ni Rose ang kanilang dinadaanan, ay hindi niya mapigilan na magtaka. San tayo pupunta? Bakit dagat ang nakikita ko sa unahan? We will be having a beach date dinner, mi amor. Pinagkantaan mo to? Hindi naman natin monthsary o kaya anniversary. Hindi ko rin naman birthday. So, kailangan ba may okasyon para mag-dinner date tayo ng ganito? Hindi naman. Hindi ko lang maiwasang maging masaya. Tumigil ang kotse nang malapit na sila sa dalampasigan. Bumaba si Hendrick at pinagbuksan siya ng pinto. Inalalayan siya nito makababa. May kinuha ito sa likod at binigyan siya ng tsinelas.
Hinubad naman ni Rose ang kanyang sapatos at napangiti siya dahil pinaghandaan talaga ni Hendrik ang gabing to. Let's go. Tumango si Rose at hinawakan ang kamay ng binata. Habang kumakain ay nagkukwentuhan silang dalawa. Pagkatapos ay tumayo ang lalaki at niyaya siya nito ng sayaw. Hindi naman tumanggi si Rose. Labis na sumasabog sa kasiyahan ang puso niya ng mga sandaling yon. Mahal na mahal niya si Hendrik at hindi na siya makakapayag na mawala ito sa kanya. Kaya ang plano niya noong isang araw ay alokin ang kasal si Hendrik. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng lalaki. Ang mahalaga kay Rose, may paramdam niya rin dito na sigurado siya. Ngunit lumuhod sa harapan niya si Hendrik pagkatapos makawala sa pagkakayakap. Kinuha niya ang maliit na box sa kanyang bulsa at binuksan yon. Kitang-kita ang gulat na rumihisto sa mukha ni Hendrik na makita ang ginawa niya. Mi amor? I know that this is inappropriate. But when it comes to gender, it doesn't matter naman when it comes to this, di ba? Wala eh. Mahal na mahal kita, Hendrik. Walang araw na hindi mo sa akin pinaramdam kung gaano mo ako kamahal at pinapahalagahan. Dahil doon, mas lalo lamang ako nahuhulog sa'yo. Mas lalo kitang minamahal. Kaya nitong mga nakaraang araw naisip ko na ang kinina kita. At hindi hahayaan na makawala pa. 2 years na tayo magkakilala. Sobrang tagal na rin nating magkaibigan. At gusto ko na maging asawa ka na kaya, will you marry me, my love? Napatingala sa langit si Hendrik at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ewan niya at bakit siya kinikilig. Tinignan niya si Rose at pinatayo ito. Of course, sino bang hindi? I love you so much. You are my everything, mi amor. Kaya hindi ako makakapayag na pupunta ka rin sa iba. Akin ka lang. Natatawa si Rose na isinuot ang singsing sa binata. Sa totoo lang kaya tayo nandito ngayon. At kung bakit kita dinala dito ay magpapropose din sana ako sa iyo pero naunahan mo ko. Pag-amin niya kay Rose. Talaga? Then do it! Wala na siyang hinintay pa na oras. Lumuhod na si Hendrik sa harap ni Rose at tinukot ang singsing sa kanyang bulsa. Hi Rose Suarez. Unang kita ko pa lang sa'yo noon na bihag mo na ang puso ko. Ikaw lang ang tanging minahal ko ng ganito. Nakakabaliw na nakakapanghina. Now that you are mine, I want you to be my wife and be with me until my last breath. Akin ka lang, Rose. You are only mine. Let me be with you. And let me save the rose and give it anything to bloom. Will you marry me, my Rose? Yes, yes, of course, my love. Naluluha siyang tumayo at isinuot ang singsing kay Rose. Kapwa sila nagyakap ang dalawa matapos ang masayang pangyayari sa kanilang buhay. Sunod-sunod ang pagsabog ng fireworks sa kalangitan. Pagkaraan ng 2 buwan, ay ikinasal sila Rose at Hendrik sa Paso de Blas. Nagkaroon na ing grandeng handaan sa lupain ng mga Martinez. Dahil doon, naging isa na ang lupain ng Martinez at Suarez. Mas na mayagpag ang kanilang pamilya sa buong Paso de Blas. Ang pag-ibig nila Rose at Hendrik ang nagpatunay na talagang misteryoso ang pag-ibig. Nakadudulot ito ng sakit. Subalit mananatili pa ring dalisay sa bandang huli. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Saving My First Love, written by S.J.